Salita ng Diyos mula sa Kawikaan, Kapitulo 3, Versikulo 5-6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manangis sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. ECQ, Enhanced Criminology Questions. What are the fundamental concepts of human rights? What are the 5 core principles of human rights? What are the 2 major categories of human rights? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para automatiko kang ma-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa'yo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, narito na po ang ating abang lingkod, ang ating justice buddy, Attorney Jeffrey Bahita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Mag-uusapan naman natin ngayon ang fundamental concepts and principles of human rights. Ano ba yung mga pundasyon? Ano ba yung mga basic? At ano ba yung mga iba't ibang konsepto at prinsipyo pagdating sa ating human rights education? Bago tayo lumalim ng talakayan, kailangan nating alamin ano ba yung mga terminology na kadalasan na nakaakiba dito sa ating paksa sa araw na to. Ito ay ang mga jargon bullets. Ang una dyan ay human. According to google.com.search, human plus definition, a human being, especially a person, as distinguished from an animal, or in science fiction, an alien. Ibig lang sabihin dito sa pakahulugan ng human, base sa Google, ito ay tumutukoy sa tao. Alam natin na tao ay iba sa hayop. Kaya may mga karapatan ang mga tao na wala ang mga hayop. Dahil ang tao ang pinaka-importanting nilalang ng ating may kapal. Ano naman ang right? Right, according to the legal dictionary, thefreedictionary.com, right is an entitlement to something, whether to concepts like justice and due process, or to ownership of property or some interest in property, real or personal. Entitlement, right, karapatan. So, ano ba yung mga karapatan ng isang tao? Marami yan. Yan na ang ating pag-aaralan habang tinatalakay natin ang iba't ibang paksa patungkol dito sa kurso na to. Ano naman ang human rights? According to EqualityHumanRights.com, human rights are basic rights and freedoms that belong to every person in the world from birth until death. Tignan niyong mabuti. Ito yung mga karapatan ng tao na kanyang nakuha mula ng kanyang pagsilang hanggang sa kanyang kamatayan. Ang sabi nga nila dyan from womb to tomb, ang isang tao kahit nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, kahit hindi pa lumalabas sa ating mundo, ay may karapatan na. Lalo na pag lumabas na ito, nabuhay, lumaki, at hanggang sa araw or huling minuto ng kanyang buhay ay may mga human rights. Ang sabi pa dito, they apply regardless of where you are from and what you believe or how you choose to live your life. Nag-a-apply daw ang human rights kahit na taga saan ka pa. Whether you are from the Western countries or from the Eastern countries, it doesn't matter. Kasi nga, nag-a-apply ito sa buong mundo. Basta tao ka at kahit na ano ang paniniwala mo, whether dilawan ka or pulahan ka o kung anumang kulay mo, mag-a-apply itong human rights. At kung ano yung pagpili mo sa buhay, kung ano yung pananaw mo, dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang opinyon. Ang bawat tao ay may kanyang kuro-kuro at ang bawat tao ay may kanya-kanyang paniniwala. Lahat yan ay mag-a-apply sa ating human rights. Ang sabi pa dito, human rights can never be taken away. Hindi daw pwedeng kunin. Also, they can sometimes be restricted. Hindi pwedeng kunin ang human rights, pero pwede yang i-regulate. For example, if a person breaks the law or in the interest of national security. Halimbawa, diba ang bawat tao, meron tayong human rights or meron tayong kalayaan, meron tayong karapatang
mabuhay ng malaya. Pwede tayong pumunta kahit saang lugar na gustuhin natin. Kaya lang, may mga pagkakataon na nire-regulate ang karapatan na to. Halimbawa, ngayong panahon ng pandemya, ngayong panahon ng COVID, di ba, merong mga restriction. May mga ipinagbabawal na tao na lumabas. Sabi nga, bawal lumabas dahil may batas. Di ba? Sa ngayon, bawal lumabas ang mga senior citizen. Ganun din ang mga bata o ang mga tao na mababa sa 21 years of age. Ganun din yung mga buntis. Yung mga may immunocompromise na tinatawag at mga iba pang disability na inaalagaan ng ating estado para hindi sila mahawa at hindi rin sila makahawa kung sakasakaling meron naman silang COVID disease. Yan ang human rights. Hindi pwedeng kunin, pero pwedeng i-regulate. Ang sabi pa dito, these basic rights are based on shared values like dignity, fairness, equality, respect, and independence. Yan ang mga prinsipyo ng human rights na ating tatalakayin maya-maya lamang. Ang punto lang dito, itong human rights, pagka ine-exercise na natin, pag ine-enjoy na natin, dapat yan merong shared values or shared responsibility. Mamaya, tatalakayin natin ang nilalaman ng mga principles ng human rights. These values are defined and protected by law. Ito, itong mga to, yung limang yan, dine-define at pinoprotektahan ng ating batas. In fact, maraming batas patungkol sa human rights. Mula sa global approach or international level, papunta sa regional and national level. Aalamin natin lahat yan. Kaya napaka-exciting ng kursong human rights education. Isa ito sa magandang innovations ng ating Technical Committee for Criminology pagdating sa Commission on Higher Education. Ano naman ang education? According to Google, education is the process of receiving or giving systematic instruction, especially at a school or university. Yan. Education, systematic, kumbaga maayos, organized, hindi bara-bara, hindi pachamba-chamba, ang sabi nila. Kaya nga, di ba tayo, nag-aaral tayo sa mga pamantasan para magkaroon tayo ng formal education. Kasi meron namang non-formal education. Yun yung mga bagay na kahit hindi ka naman nag-aral sa pamantasan, ay matututunan mo at meron ding practical value. Diba? Halimbawa, yung mga mekaniko, yung mga nandiyan sa talyer, hindi naman lahat yan nakapagtapos ng automotive. Pero by experience, sa kanilang internship at karanasan, sa araw-araw na ginagawa nila ng pagpumpuni ng ating mga nasirang parte, ng ating mga sasakyan, natututo sila. Nagkakaroon sila ng non-formal education. Pero dito sa ating human rights education, pag sinabi nating education, tumutukoy ito sa sistematikong pagbibigay ng instruction. Yun yung lesson na usually makikita natin sa ating mga pamantasan. Ano naman ang fundamental? It is forming a necessary base or core of central importance. Diba, ang ating paksa sa araw na to ay fundamental concepts and principles of human rights. Pag sinabi natin fundamental, tumutukoy ito sa basic. Ano ba yung mga dapat na malaman? Ano ba yung pinaka-importante? Ano yung core? Ano yung central importance? Ito yung mga building blocks ng kurso na kumbaga sa building, sa isang gusali, ito yung pundasyon. Ano ba yung mga dapat malaman mo pagdating sa pundasyon ng human rights education? Bakit? Kasi dapat ang pundasyon, matibay yan. Hindi pwede yung pa-ek-ek-ek-ek lang na ginagawa ng karamihan. Hindi pwede yan. Kung gusto mong ma-master at maunawaan talaga ng maayos, ng lubos na kaunawaan, ang kursong ito, dapat yung pundasyon mo ay matibay. Parang ang gusali, kapag ka ang gusali o building at yung foundation nito ay napakatibay, hindi ito basta-basta magko-collapse or masisira. Pero kapag ka ang foundation or fundamentals ng building ay
palamya-lamya ay hindi ka. Pagka nagpataas ka ng gusali, time welcome, konting ihip lang dyan, gugugo yan. Yan ang fundamental. Ang sabi pa nga dito, a central or primary rule or principle on which something is based. Ito talaga yung pundasyon or yung basihan. Concept. Something conceived in mind. Thought or notion. Ano ba yung naisip mo? Diba? Halimbawa, narinig mo yung tungkol sa human rights. Ano ba yung naisip mo? Yan ang notion or concept. An abstract or generic idea. Generalized from particular instances. Kumbaga, ano ba yung maiisip mo ka sinabi mo yung isang bagay? Halimbawa, pag sinabi natin banana cue, ano ang maiisip mo? Definitely, from the word itself, banana. Banana cue galing sa saging. Niluto yung saging. Yun lang naman yun eh. Ganon din sa human rights. Ano ba yung mga concepts? Mga basic concepts. Pag nalaman natin or narinig natin ang salitang human rights. At principle, a fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning. Ibig sabihin, ano ba yung prinsipyo o yung katotohanan, proposisyon na magiging pundasyon ng ating sistema ng paniniwala or ng ating behavior pagdating dun sa isang bagay. A general scientific theorem or law that has numerous special applications across a wide field. Ano ba yung mga parang sabihin natin na naging batas na? Teorya o batas, principle of human rights ang tinatalakay natin dito. Ano ba yung mga yan? Yan na ang ating tatalakayin. Ang unang tanong, what are the fundamental concepts of human rights? The fundamental concepts of human rights are the following. 1. Universal. 2. Indivisible. 3. Inalienable. And 4. Interdependent. Ulitin natin. Ang fundamental concepts of human rights are 1. Universal. 2. Indivisible. 3. Inalienable. And 4. Interdependent. Alamin natin to punto por punto. Pag sinabi natin universal ang human rights, anong ibig sabihin nito? According to www.cpgonline, universal as one of the fundamental concepts of human rights means everyone is born with and possesses the same rights regardless of their background, nationality, place of living or status. Ibig sabihin, lahat ng pinanganak, lahat yan ay merong human rights na pare-parehas. Diba? Kasi nga naman eh, nung pinanganak tayo, sino ba dito ang long hair na? Sino ba dito ang pinanganak? May hikaw na? May alahas? Wala naman eh, diba? Sabi nga dun sa popular na kanta eh, lahat tayo, pinanganak na kalbo, walang buhok, wala rin kuto. Oh, diba? Doon pa lang, bibigyan tayo ng ideya na ang human rights ay universal. Meron tayong pantay-pantay na karapatan mula nung ipinanganak tayo. Kahit ano pang family background mo, whether mayaman ka o mahirap ka. Bakit? Yung mayaman ba pag pinanganak, meron ng gintong kutsara sa bibig? Wala naman, di ba? Lahat tayo nung pinanganak, hubot-hubad. Wala. As in, pantay-pantay tayo. Regardless of our background, nationality, whether Pinoy ka, or Amerikano ka, o Afrikano ka, pare-parehas tayong may human rights. At kahit saan ka pa nakatira, kahit taga-Canada ka, Japan, or Netherlands, pare-parehas pa rin tayo ng human rights. Bakit? Dahil na ang human rights ay universal. Ang ikalawang konsepto ng human rights ay indivisible. Ano naman yung indivisible? All rights are equally important and cannot be separated from each other. Marami tayong iba't ibang kategorya o klasifikasyon ng karapatan, lalo na ng karapatang pantao. Ngayon, sasabihin mo ba na itong karapatang pantao na to ay mas importante dito sa karapatan na ito? Hindi. Bakit? Dahil yung mga yan ay indivisible. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Halimbawa, sasabihin mo, ang isang karapatang pantao
ay karapatang mabuhay. Yung karapatang mabuhay, pwede mo bang ihiwalay sa karapatang kumain? Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Dahil para ma-exercise or ma-enjoy mo yung karapatang mabuhay, kailangan mo ring i-exercise or i-enjoy yung karapatang kumain. Dahil indivisible yan, hindi mo pwedeng paghiwalayin or biyakin. Yan ang isang fundamental concept of human rights. Ikatlo, inalienable. Ano naman yung inalienable na yan? All human rights are non-derogable and cannot be removed by any political order. Kanina, pinag-usapan natin na nagsisimula ang human rights from birth at nagtatapos until death. From womb to tomb. Kaya kahit na may mga iba't ibang klase ng forma ng gobyerno sa buong bansa, hindi yan pwedeng tanggalin sa atin. Bakit? Dahil ang human rights ay inborn, inherent. Mula nang ipinanganak tayo, meron na tayo niyan. Kaya nga ang tawag ng batas dyan ay inalienable. Hindi pwedeng tanggalin sa iyo yan kahit na anong estado mo sa buhay, kahit na may ginawa kang masama. May mga human rights na hindi dapat binabaliwala at lalo na hindi dapat nilalapag. Dahil ang human rights ay inalienable. It is non-derogable and cannot be removed. Kaba, interdependent. Ano naman ang ibig sabihin ng interdependent? Ang fundamental concept ng human rights. Rights, whether political, civil, social, cultural, and economic, are connected and none can be fully enjoyed without the others. Parang indivisible. Ang bawat karapatan ay konektado sa isa pang karapatan, interdependent. Para ma-enjoy mo yung isang karapatang pantao, kailangan ma-enjoy mo rin yung isa. Hindi pwedeng paghiwalayin. Parang indivisible. Dahil konektado. Marami tayong halimbawa niyan sa mga susunod na ating talakayan. Kaya tutok lang. Huwag bibitiw. Ang susunod na tanong natin ay, what are the five core principles of human rights? Ito na, ano ba yung puso ng mga prinsipyo pagdating sa ating karapatang pantao? Number one, dignity. Number two, fairness. Number three, equality. Number four, respect. And number five, independence. Pag-usapan natin to isa-isa. Ang unang core principle ng ating human rights ay dignity. Ano bang dignity? Sa Tagalog, dignidad. Ito ay tumutukoy sa ating kalooban. May puri yan, kumbaga. Hindi dapat natin binabaliwala. Yan yung bagay na hindi dapat inaalis, hindi dapat binebenta, at hindi dapat ninanakaw. Kaya huwag mong papanakaw yan. Dahil mas mabuti ng mabuhay ng mahirap kaysa walang dignidad. Ikalawa, fairness. Dapat patas daw. Ang pagtrato sa puti ay dapat ganun din ang pagtrato sa itim. Fairness, pantay-pantay lamang. Kahit sabay niyan ay ikatlo, equality o parang fairness. Ang tingin sa lahat ng tao, pantay-pantay. Pagka nakagawa ng masama ang mayaman, ganun din dapat ang trato sa mahirap. And vice versa, walang special treatment. Walang VIP treatment, pantay-pantay lamang, walang tinititigan sa tinitignan. Sabi nga, walang kinikilingan, walang pinoprotektaan, pantay-pantay lamang. Dapat ganun, di ba? Whether puti ka, o maitim ka, o brown ka, pantay-pantay lang. Bakit? Kasi nga, ang ating kasaysayan sa buong mundo ay magsasabi na nung unang panahon, pagka itim ang kulay ng balat mo, ang tingin sa'yo ay second class or third class citizen. Mababang uri ang tingin. Ang tingin ng mga puti sa kanilang sarili ay mga matataas na klase ng tao. Na hindi naman totoo. Yeah? Marami nang nagpatunay niyan. Marami ng tao or personality sa kasaysayan, hindi lang ng ating bansa, pero sa buong mundo na nagsasabi
na yung mga kayang gawin ng mga puti ay kaya rin gawin ng mga itim, and vice versa. Kaya fair lang dapat. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Pantay-pantay lamang. Ikapat, respect, respeto, paggalang. Diba? Kumbaga, ganito yan eh. Lahat ng tao ay nire-respeto. Whether mataas, mababa, o wala kang pinag-aralan, dapat nire-respeto. In fact, hindi naman basihan ang pinag-aralan sa ating pamantasan para masabi mong dapat mong respetuhin yung taong yun. Hindi ganun. Tatandaan natin, yung mga pinag-aralan natin sa pamantasan ay dapat nating ginagamit para sa tamang pakikitungo at respeto sa ating kapwa-tao. Hindi natin dapat yan ginagamit sa pangbabastos o pagmamayabang lamang. At tandaan natin, paper diploma lang yan. Kahit mataas ang pinag-aralan mo, paper diploma lang yan. Ang tunay na edukasyon ay hindi nasusukat sa diploma. Bagkus, nasusukat yan kung paano mo irespeto ang kapwa-tao mo. Whether mataas, mababa, o walang pinag-aralan. Yan ang tunay na respeto. Sabi nga nila eh, respect, he gets respect. Irespeto mo yung tao para respetuhin ka. Vice versa, mutualism. At ikalima, independence. Ang isa sa mga prinsipyo ng human rights ay malaya. Malaya ang mga tao. Pero, sinabi nga natin kanina, hindi nangangahulugan na absolute or walang regulation pagdating dyan. Meron tayong independence, pero kailangan pa rin nating sumunod sa mga umiiral na batas. Ang susunod na tanong ay, what are the two major categories of human rights? The two major categories of human rights are, one, civil and political, and two, economic, social, and cultural. Ano ang ibig sabihin ng mga yan? Pag sinabi natin civil and political, these are said to be classic. According to WWCPG Online, civil and political rights are said to be classic. Tama? Classic, kumbaga old school, and are known as liberty-oriented human rights. Ulitin natin, liberty-oriented human rights. Tungkol sa kalayaan. Bakit? Because they provide, protect, and guarantee individual liberty to an individual against the state and its agencies. Aba, may hugot to. May hugot laban sa gobyerno. Bakit? Tignan nyo ulit ang titulo. Civil and political. Kaya naging classic eh. Kasi nung mga unang panahon, yung estado ng ibang bansa, halimbawa, ay siya mismo ang kumikitil o sumusupil sa civil and political rights ng kanilang mga mamamayan. Kumbaga, walang kalayaan dati, inaalipin, nilalagay sa mga pagkakataon or sirkumstansya na hindi ka pwedeng mag-isip, hindi ka pwedeng gumalaw, basta-basta. Kumbaga, dinumero. Yan ang liberty-oriented human rights. Siyempre naman, wala namang tao na gusto dinumero ang kanyang galawan. Kumbaga, merong collar na pag sinabing pihit sa kaliwa, pupunta ka sa kaliwa. Pag sinabing pihit sa kanan, pupunta ka sa kanan. Hindi dapat ganun. Yan ang civil and political rights. Ano ba ang mga kasama sa civil and political rights? Una, right to life. Ikalawa, right to freedom from torture. Ikatlo, right to a fair trial. Ikaapat, right to freedom of assembly and association. Ikalima, right to liberty and security. At ikaanim, right to freedom from discrimination. Pag sinabi nating right to life, napaka-basic niyan. Lahat ng tao ay may karapatang mabuhay. Di ba nga naman? Kaya, tignan mo, kahit na delikado ang sakit na COVID-19. Nandiyan, sa ating mga pagamutan, maraming naka-confine. Marami dyan, lumalaban sa kanilang buhay. Bakit? Dahil hindi lang naman sila lumalaban para sa kanilang mga sarili, kundi lumalaban sila para sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay na maaring maiwanan nila pag sila ay pumanaw na. Diba? Lalo na kapag maliliit pa yung mga anak mo,
Walang mag-aalaga, walang mag-aasikaso. Sinong bubuhay sa mga yan? Kaya nga yung mga yan, yung mga pasyente sa ating mga pagamutan, talagang lumalaban kahit mahirap. Imaginin mo, yan palang mga pasyente ng COVID-19, nakatubo pala yan. Ilalagyan ng tubo sa bibig para doon humihinga. Hindi ganun ka-simple yan. Napakahirap na sitwasyon yan, di ba? Kaya right to life. Kaya ikaw, huwag kang depressed-depressan dyan na bakit? Kasi yung iba na de-depress daw. Tapos kinikitil yung buhay nila, nagsasuicide. Sinasayang ang buhay. Huwag ganun. Ha? Sinasayang ang buhay. Yung iba nga dyan, oh, gumagastos, nagbebenta ng lahat ng ari-arian para lang mabuhay. Kaya ikaw, kung depressed ka, humanap ka ng paraan para sumaya ka. Unang-una, syempre, magdasal ka. Tumawag ka sa Panginoon. Pangalawa, makihalubilo ka sa pamilya mo. Mag-open up ka para hindi ka ma-depress lalo kasi meron kang karapatang mabuhay. Ituloy mo ang buhay dahil hanggat may buhay, may pag-asa. Right to life. Ang ikalawa natin dyan ay right to freedom from torture. Kadalasan mag-a-apply yan sa mga person of interest. Yan yung mga suspect sa krimen. O kaya naman, yung mga person deprived of liberty. Yan yung ating mga preso, prisoner or inmate. Bakit? Hindi porket, sabihin na natin, gumawa sila ng krimen. Nangangahulugan na yon na pwede na silang bugbugin o torturin ng kahit na sino, lalo na ng mga alagad ng batas. Ang ating mga alagad ng batas ay hindi dapat ilalagay ang batas sa kanilang mga sariling kamay para torturin yung mga suspect or mga preso. Bakit? Kasi meron pa rin niyang karapatan. Meron pa rin niyang mga karapatang pantao. Yan nga yung mga sinisigaw ng mga human rights advocate. Diba? Na hindi dapat tinotorture. Walang karapatan ng kahit na sinong tao na torturin ang isang preso o ang isang suspect. Kaya nakakalungkot, may mga nababalitaan tayo minsan na mga miyembro, mga ilang kasapi ng ating pambansang polisya na nasasangkot dito sa panunorture. Hindi mabuti yan. Meron akong nakilala dyan dati na talagang tinorture yung nahuli nila. Sabihin mo nang may ginawang masama yun. Pero huwag mo nang gantihan pa ng masama, di ba? Hindi dapat yan tinotorture. Kasi kung may ginawa talaga siyang masama, sampahan mo ng kaso, patunayan mo sa korte na nagkasala siya, at hayaan mo ang husgado na magsabi ng karapatang parusa. Pagka yan naman ay na-convict, pupunta naman yan sa correctional institution na siyang magre-rehabilitate or magre-reform nung individual na yon at para sa kanyang reintegration to the community component or pillar of our Philippine criminal justice system. Ang ikatlo, right of fair trial. Diba? Dapat merong patas na paglilitis. Pantay ang hustisya sa mga mahirap at mga mayaman. Kaya nga kung titignan mo ang simbolo ng ating hustisya, yan ay isang babae na may piring sa mga mata. Bakit? Dahil patas ang labanan. Walang tinititigan sa tinitignan. Kumbaga parang the voice blind audition yan. Tinidinig lang yung mga rason, yung mga ebidensya, pero hindi tumititig sa tao. Kumbaga issue and evidence based, hindi personality based. Yan ang right to a fair trial. Ang ikaapat, right to freedom of assembly and association. Ibig sabihin, pwede tayong magsama-sama. Assembly, pipon-pipon. Yan. Association, makihalubilo, maging miyembro ka o kasapi ka ng mga organisasyon. Meron tayong kalayaan or meron tayong karapatan para dyan. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, hindi lahat ng karapatan ay absolute. Meron niyang mga regulations na dapat nating sundin. Halimbawa nga, right to assembly. Hindi pwedeng mag-a-assemble kayo dyan. O sige, sabihin mo na, gusto mong petisyonin ang gobyerno natin. Karapatan mo yan. Pero may mga protocol pa rin na dapat sundin. Hindi pwedeng magsama-sama kayo ng dikit-dikit. Yung talagang wala ng social or physical distancing. Hindi pwede yan, lalo na sa panahon ng pandemya.
At ganun din yung association. May karapatan kang pumili ng organisasyon na kabibilangan mo. Subalit, kapag kang asosasyon or organisasyon na gusto mong samahan ay gumagawa ng labag sa batas, halimbawa, mga terorista, di ba? Mga Abu Sayyaf, mga NPA, at iba't iba pang mga organized crime groups, hindi ka pwedeng sumama dyan nang hindi mo nilalabag ang ating batas. Ikalima, right to liberty and security. May karapatan tayong maging malaya at may karapatan tayong sa seguridad. Kaya nga tayo, di ba, may mga police, may mga law enforcement officers, sila ang tagaligtas at tagabantay ng ating kaligtasan. Kasi mahirap nga naman kung wala tayong mga law enforcement officer na mga ngalaga sa katiwasayan at kaligtasan ng mga tao sa komunidad. Bakit? Mangangamba ka. Wala kang kapayapaan sa isip mo. Wala kang peace of mind. Stress ka niyan. Anxious ka. Bakit? Kasi isip ka ng isip, paano kung may sumaksak na lang sa akin dyan? Paano kung may gumahasa sa akin dyan? Paano kung may bumaril sa akin dyan? Yun yung security na sinasabi. Yung isa naman, liberty, meron tayong kalayaan na gawin natin yung gusto nating gawin, na pumunta sa gusto nating puntahan. Pero sabi ko nga kanina, may mga patakaran din tayo na sinusunod, lalo na kung para sa mata ng public interest and public health. Bawal yung mga gala-gala, lalo na pag curfew na. Diba? Pagkagabi na, o kaya madaling araw, wala ka namang karapatang mag-ikot-ikot dyan eh. Ano ka? Police? Nagro-ronda? Nagpapatrol? Diba? Unless na lang, meron kang mandato na gumala-gala ng hating gabi o madaling araw. Ano ka? Aswang? Right to liberty and security. At ang ika-anim, right to freedom from discrimination. Hindi dapat dinidiscriminate. Katulad ng mga miyembro ng ating LGBTQI, etc. Diba, hindi dapat dinidiscriminate yung mga belong sa third sex. Whether bakla, tomboy, silahis, o kung ano pa man yan, meron pa rin niyang mga karapatang pantao na dapat nating nire-respeto dahil tao pa rin sila. Diba? Tao pa rin yan. Nagkataon lang, sabi nga dun sa maraming kaso na dinesisyonan ng ating Korte Suprema, meron, halimbawa, yung lalaki na gustong maging babae, nagkataon lang daw na yung pusong babae niya ay nakulong sa katawang lalaki. Aba, yun ang sabi ng ating Korte Suprema. At yung kabaliktaran, yung kanyang pusong lalaki ay nakulong sa katawan ng babae. Kahit na ano pang kasarian natin or yung tinatawag nilang gender preference, lahat ng tao ay may karapatan at hindi dapat dinidiscriminate. Right to freedom from discrimination. Ang ikalawang kategorya ng human rights ay economic, social, and cultural. Ano naman yan? It developed in the aftermath of World War II against the background of growing inequalities and the changed view of the state's role in an industrializing world. Growing inequalities. Bakit? Kasi nga naman daw, dumadami lalo ang mga mahihirap o konti lang yung mga maharlika o yung mga mayayaman. Bakit? Tingnan natin. Itong mga karapatan na to, this require more economic resources and positive action from the state. Kasi nga naman, di ba? Kung titignan mo yung ratio, kung halimbawa parang buko pie, kung bibiyakin mo yung buko pie, malaking bahagi ng ating populasyon ay nasa class C, class D, or class E na pamilya. Yan yung talagang mahirap, mas mahirap, at mga pinakamahihirap. Naging issue yan yung sa pagbibigay ng ayuda, di ba? Meron tayong kinakategorya na poorest of the poor. Dapat daw yun ang binibigyan. Yun ang sabi. And have just been referred to as right debts. Utang. Karapatan. Ha? Utang daw. Bakit? Kasi nga tungkol yan sa ating ekonomiya, sa ating yaman, kung may yaman. Kaya lang eh, marami din tao, di ba, minsan maaawa ka rin yung bahay nila nasa ilalim ng tulay o kaya nasa kalsada lang. Diba? Nakakaawa din.
Ang maganda na lang sa kanila, wala tayong napapalitaan masyado na may namamatay sa COVID dahil sa awa na lang ng Diyos sa kanila, hindi sila basta-basta nagkakasakit, di ba? Malakas ang kanilang immune system. Wala nga tayong masyadong mabalitaan ng mga pulubi na namatay dahil sa COVID eh. Di ba? Imagine mo. Pero maraming mga mayayaman o mga may kaya na namatay dahil sa COVID. Imagine mo, di ba? Ito rin mga karapatan na to ay tinatawag na security-oriented human rights. Bakit? Because these rights jointly provide and guarantee the essential security in the life of an individual. Kasi patungkol to sa kaginhawaan, yung estado mo sa buhay. Kung halimbawa, ilang beses ka pa kumakain sa isang araw, isa, dalawa, o tatlo, di ba? Kaya security-oriented human rights. May mga tao, isang kahig, isang tuka. No work, no pay. Pag hindi ka nagtrabaho, wala kang pera. Wala kang perang pangkain, wala kang perang pagbigay sa pamilya mo. Yan ang economic, social, and cultural rights. Para linawin pa natin, what are included in economic, social, and cultural rights? Una dyan ay right to an adequate standard of living. Siyempre, sino ba namang tao ang ayaw ng maginhawa ang kanyang pamumuhay? Halos lahat ng tao, di ba, gusto nila komportable sa buhay. May adequate standard of living. Nakakakain ng maayos, nakakapasok sa paaralan, nabibili mga gusto, di ba, yung mga pangangailangan. Wala namang taong ayaw ng ganun eh, di ba? Kaya nga daw, may karapatan ang lahat ng tao ng adequate standard of living. Kaya lang, sa totoong buhay, hindi yan nangyayari masyado. Lalo na sa ating mga kababayan na may hirap. Ikalawa, right to education. Lahat ng tao ay may karapatang mag-aral. In fact, ang sabi sa ating saligang batas, ang pag-aaral ng elementarya ay compulsory or mandatory. Dapat daw, lahat ng mga batang Pinoy ay nakapagtapos ng elementarya, ba? Para lahat ng Pinoy ay marunong magbasa at magsulat. Hindi yung katulad dun sa kanta na paborito ng tatay natin. Ano yun? Sabi, kung natapos ko ang aking pag-aaral, diba? Di sinsanay, mayroon na ako gangal. Naiharap sa'yo at ipagyayabang. Kasi sa Pilipinas, ang orientation natin, mga Pinoy, anak, mag-aral ka, magtapos ka ng iyong pag-aaral. Yan ang orientation natin. Kahit na ipangutang ng ating mga magulang, di ba? Kahit ibenta na si Kalabaw, mapagtapos ka lamang. Ganun kahalaga sa mga Pinoy ang edukasyon. Dahil daw ang edukasyon, ang pag-asa para makaahon tayo sa kahirapan. Ang edukasyon daw ay ang yaman na hindi mananakaw, minuman at kailanman. Right to education. Kaya mapalad tayo ng mga nag-aaral at mga nakapagtapos sa mga pamantasan dahil hindi lahat ng mga tao ay nakakapagtapos ng kanilang pag-aaral. Hindi lahat. Diba kung iisipin mo, nung elementary kayo, ang dami-dami nyo, ilan ba ang nakatapos dyan ng high school? At dun sa mga nakatapos ng high school, ilan lang ba ang nakatungtong at lalo na nakatapos ng kolehiyo? Kaya nga dapat magpasalamat tayo. Kasi hindi lahat, ang daming tao na hindi tapos ng kanilang pinag-aralan. Ikatlo, right to a healthy environment. Yan, ecological naman ang usapan. Ang bawat tao ay may karapatan na mabuhay ng may maganda at malusog na kapaligiran. Hindi yung puro pollution, di ba? Ang hirap dito eh. Sabi nila, anak ng Pasig naman kayo. Kalap doon, kalap dito. Tapon ng basura kung saan-saan. Yung mga estero natin, nagka-club, bumabara. Bakit? Kasi mga basura doon tinatapon. Kulang ka rin sa disiplina, dapat sa'yo. Nililinis ng ating pamahalaan yung mga estero, tapos ikaw, dudubihan mo, kung di ka pa isang kalahating. Diba? Eh, katulad yan, pollution. Oh.
dami na nga ng pollution sa ating kapaligiran eh. Kaya maganda yung nabalitaan kong proposal na maging batas na nagre-require sa lahat ng mga estudyante na magtanim bago sila makatapos ng kanilang pag-aaral. Bakit? Dahil makakatulong yan para ibalik ang magandang environmental or ecological balance sa ating bansa, hopefully sa buong mundo. Right to a healthy environment. Ikaw ba? Right to social security. Parang SSS, no? Social Security System. Meron daw tayong karapatan na magkaroon ng seguridad. Yung bang pagka may mga pagkakataon na biglang nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng kabuhayan, meron kang masasandalan. Kaya nga insurance eh. Taga-insure, diba? Panatag ka dapat. Meron kang matatakbuhan sa panahon ng kagipitan. Social security. Itong mga economic, social, and cultural rights ay tinatawag nating progressive realization. Bakit progressive realization? Dahil nakadepende ang pagbibigay ng economic, social, and cultural rights sa ating available resources. Diba? Hindi naman kayang pakainin ng gobyerno ang lahat ng tao sa mahabang panahon. Kaya nga kahit medyo mataas pa rin ang COVID cases sa bansa, napilitan ng ating pamahalaan na i-classify ng GCQ yung mga lugar na hotspots. GCQ, General Community Quarantine. Hindi lang yan nakabase sa mga COVID cases. Inabalanse ng ating gobyerno yung economic consideration. Bakit ka mo? Kasi nga kung ipagpapatuloy daw ang MECQ or Modified Enhanced Community Quarantine sa Kamaynilaan, malaki ang nawawala na sa ekonomiya ng Metro Manila pa lang yan. Ha? Milyon-milyon araw-araw daw ang nawawala. Kaya at hindi na kayang suportahan ng gobyerno. Diba pag nag-total lockdown, yung tinatawag nilang ECQ, Enhanced Community Quarantine, at yung MECQ, yung Modified Enhanced Community Quarantine, diba ang gobyerno ang magbibigay ng ayuda, ng pagkain, ng mga pangangailangan ng lahat ng mga tao o pamilya na nandoon sa lugar na diniklarang ECQ or MECQ. Hindi kaya ng gobyerno yun ituloy dahil limitado ang ating budget at dami-daming tao. Di ba? Paano pakakainin lahat yan? Kaya nakadepende yan sa available resources. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating justice body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 1320, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mambang ay masusuong sa gulong.